So ito ay yung system natin, connecting to network. Ibig sabihin kumukonnect sa network kasi meron tayong GSM module. Kapag connected na siya, sasabihin niya is GSM is now connected. So since connected tayo sa GSM module, dapat mayroong magte-text sa atin na system is now working. Ayan, system is now working. Now, may pagkain ngayon tayo, di ba? Ito yung button start, button A, button B, button C, button D for cancel. Ito ngayon yung mga linear activator natin. Food A, food B, food C. Sabihin, ayun yung mga device na tutulad sa mga pagkain na nakapatong-patong. Pusubuhan ngayon natin. Start. So, pag hindi ko ngayon yung start, ito ngayon yung mga prices. Food A is 21, food B is 30, food C is 36 pesos. So, magbibili ngayon sila. Pipili ka ngayon kung anong pagkain yung bibili mo. Let's say, food 1, food A. Food A is 21 pesos. I-click ngayon natin. Amount. 21, intended amount is 0. So, paano malalaman na, paano ngayon ganyan natin dyan? Malilagay tayo ngayon is either bill or coin. So, magsubok mo tayo sa coin. So, sa coin, tayo yung 5 pesos. Dito, intended amount, 5 pesos. So, maglagay ngayon tayo ng 100. Ito, 100. 25 pesos. Yung food in yun natin, di-dispense ngayon siya. Lumabas ngayon, di ba? Re-retract. Then, tasuplay ngayon siya ng bibigay na. So, since 21 yun, since that is 25, ang change is 4 pesos. So, tabi ngayon natin. So, ito rin. Bili ulit tayo. Click mo ulit yung button B. Button A. Yung color blue. Tapos, pili natin yung B. I see. Na 36 pesos. Ito. Ilang ngayon siya? Cost is 36 pesos. Amount is 0. Lagay natin yung 100 pesos. Bibilang ngayon siya. Kung magkano yun. At kapag bibilang ngayon siya, kapag tapos na bilangin, dapat mag-retract ang maglaba, umusog si food C. So, nagbibilang pa ngayon siya. Ayan na. Tutulong na ngayon yung pagkain. Papasok, nalaglagay panibagong pagkain. Ang supply mo ay 64 pesos. Four pesos, di ba? 64. So, dapat 62. 10, 20, 30, 40, 50, 60 pesos. 64 pesos. So, ayun yung system natin. Ano pa yung ibang feature ng system natin? So, since may SMS tayo, marami kang pwede kunin. Let's say, for example, gusto mo kunin yung sales. Or yung total sales ng food A and food B. So, nakabili na ako ng nakaraan, kaya meron na siyang dagdag na konti. Sales. Kapag nag-text yan, sabihin nito, system is now updating. Sabihin, may ginagawa system natin. Kinukuha niya yung mga sales. And then, magre-reply ngayon sa atin, kapag tapos na yung system updating, tignan yung phone, hintayin yung text. Sale is 63 since yung sa sales, bumili tayong panibago pa lang, 36 pesos. So, makita mo ngayon yung mga lahat ng ginastos mo, ay lahat ng mga kinita mo. So, ano pa ibang feature? Pwede pang kunin yung, let's say, di ba kanina ang presyo iba-iba? Tignan natin yung presyo. Ang presyo natin ngayon is 21, 30, and 36. So, cancel ko ngayon. So, let's say, for example, gusto ko ibigayin yung presyo. Gusto ko siyang gawing 25 or 23 pesos, 90 pesos, 50 pesos, and 46 pesos. So, i-click ko yung send. So, sa meta, system is updating. And, hintayin ko yung reply. So, 23, 40, and 56. Tayin lang natin. Successfully set the new price. So, sabihin, kailangan ang price natin sa food day is 23, 15, 46. So, try ngayon natin. I-click yung button na to. Yung new price natin is 23, 40, 50, and 46.
So let's say for example ngayon, gusto mo naman baguhin yung presyo. At gusto mong i-reset yung sales natin. Actually, marami pa siyang feature pero hindi na namin i-cover na sa video. So sa ngayon, ito yung ilan sa mga features ng ating food vending.